Clinique. 100% fragrance-free. Ooh, fragrance-free! Pero ngayon, magre-review tayo ng fragrance. Clinique Happy for Men, 100ml. Orange motif kasi orange to eh. Top manufacturing date, parang 2022. Mahina na mata ko eh. Made in Switzerland pala. 100% sure akong made in USA yung dati kong boxes nito. 4,400 pesos sa Clinique Boutique mismo. Sa SM to. One, two, three. Ganda. Orange lang. Malinis. Actually, 1980s nga dating eh. Kasimple lamang. Palad ko. Buksan natin. Okay, yung atomizer nito eh. Orange din eh. Tingnan natin kung ganun pa rin. Definite. Ayun. Orange pa din siya. Okay, spray tayo ha. Malamang ihigop pa yan. May kahabaan eh. 1, 2, 3, wala pa. 1, 2, 3, wala pa rin. 1, 2, 3, ayun, meron na. No? Cloudy. Iba-ibang sprayer ng Clinique Happy. Natatandaan ko yung akin straight na straight bumuga eh. Ito cloudy na yung dulo. Ayun, ha? No? Hindi consistent yung paggawa nila. So bagay kasi mga 2014 pa atay last ko nito. Ganito yung itsura na loob niya. Orange nga eh. Cheapy-cheapy plastic lang to. Clinique Happy for Men. Reviewin natin. Oh guys, ito favorite nyo. Eh, wala talaga. Hindi talaga pasado sa akin. Oh, si Snowy, ganito. Gusto na bumalik. Uy, umiinom. Si Snowy yon, yung kulay puti na aso. Spitz Terrier yon. Si Snowy, pinapaliguan namin yon. Every 3 or 4 days, guys, amoy pawis. Amoy anghit. Amoy anghit talaga, guys. Ganun ang amoy para sa akin ng Light Blue O Intense for Om ng Dolce Gabbana. Oh, walang masasaktan na ito na may opinion. At ito'y opinion ko. It goes to show ganun kalakas ang memories and emotions na nakakabit pag may naamoy ka. Pungent. What is pungent? Masang-sang. Ito ako sa inyo, ang pipiliin ko sa Dolce & Gabbana, Light Blue for Om. Ito yung original. Lagay tayo dito ng happy. 1, 2, 3. Okay. Dolce & Gabbana, Light Blue for Om. Lagay tayo ng terdermes dito. Ay, hindi. Malayo ang terdermes kasi malakas. Orange din to. Ito dapat sa malayo kasi malakas ang terdermes. Okay. Mas smooth talaga ng dihamak itong Light Blue kaysa sa Light Blue Intense. No? Maniwala kayo sa akin. Oh. Okay, bakit ko sinisingit yan dito? Guys, ganito. Lumabas ito noong 1999. Oh, para sa inyong kaalaman, noong panahon namin, ang tawag dito ay ang Poor Man's Bilisim Imperial. Okay, ng Creed. To trade kami dati sa Green Hills, ito yon. Ito kasi ang may sea notes, no? Sea salt. Yan. So matagal na to, oh. Mahigit 2 dekada na itong nasa merkado. Kaya si Snowy, pag nag-aamoy Dolce & Gabbana, Light Blue O Intense, social ano? Kailangan labhan na, no? Kinukula-kula ko pa yun si Snowy eh, para pumuti. Ang cute. Grabe yung asong yun. Oh, I missed that dog, no? Guys, eh, dapat ang orange. Uplifting yan eh. It is supposed to lift your mood. Ganyan ang orange. Bakit ko nilabas ang terdermes? No? Kung ito happy orange, ito guys, yung seryosong orange. Medyo sad orange nga sa akin to. Ito yung mature, seryosong orange, no? Matandang orange, if you know what I mean. Ganon ang dating nito. Ganon ang vibe nito. 2006 itong Jean-Claude Elena. 2007 ito. Itong original na Light Blue for Om ng Dolce & Gabbana. Nanalo ng awards ito. Fragrance of the year ito. No? The very next year, lumabas ito. No? Yung Light Blue for Om ni Alberto Murillas. Nanalo rin to, fragrance of the year, the next year, magkasunod to. Terdermes, tapos ito, going back dito. Obvious nung inamoy ko, yung nasa video na yan, na Light Blue O Intense. Ganitong-ganito ang sea notes niya, ganitong-ganito ang marine vibe niya. Kaya lang sumobra, no, for me. Kaya naging masangsang. Ito medyo maanghit na smell. Parang snowy, no, medyo fishy na. Yun yung Light Blue O Intense. Kaya nga pati yung Aqua Di Gio ni Alberto Murillas, diba? Na review, na ginawa ko, nilabas ko to. Andun yung C-Notes, pero yung C-Notes doon, swabing-swabing yung blend. Sa Light Blue O Intense na ginawa niya sa akin, sumobra eh. Amoy natin yung dry down, ha? Nito. Swabe talaga. Kung gusto ninyo na orange, meron talaga dito. Dati pa nga, pinagmamalaki ito na may kalamansi eh. Wala ako na amoy na kalamansi ngayon sa formulation na to. Noon yung ganito,
wala ding kalamansi. No, tayo pa, mga Pinoy, alam natin sa isip tsaka sa puso natin kung ano yung amoy at lasa ng kalamansi. Wala ako nakukuha. Orange lang. Alam na alam ko yung amoy na ganito kasi naglilinis ako ng gitara. Pag naglilinis ako ng gitara ko, bumibili ako ng orange essential oil. Ilalagay ko yung orange oil dun sa cotton cloth. Tapos, yun na yung pampunas ko dun sa may fretboard ng gitara dun sa kahoy. Magandang panlinis yun. And ang bango nun. Ang bango ng orange oil. Uplifting talaga ng mood yun. Gusto ko ang scent profile nito, sobra. Scent profile nito for me, 10. Longevity nga lang nito sa Bly. But this has been addressed numerous times. Ang Clinique kasi, masunurin yan, guys. Kung ano sasabi ng FDA, halimbawa ng Europe o kaya ng IFRA, susunod ka agad yan. Bakit, guys? Skincare company to eh. So kung may findings na masama sa balat, inaalis nila kaagad yung ingredients. Ganun sila, no? Ine-reformulate ito eh. Kahit tingnan nyo sa website nila, ang sinasabi nila, laging ang latest formulation ay laging naka-print out sa box. Nasunurin sila eh. And maganda. Ayun lang, ang ikli na lang. 3 oras sa akin, matagal na to. Happy-happy ka sa first hour, tapos pagdating ng second hour, parang, oops, nawawala na. Ang bilis mawala. So halimbawa na sa SM kayo, punta kayo muna sa clinic, no? Tapos mag-spray kayo nito. Saka kayo pumunta dun sa department store na may section ng mga pabango nila. Tapos dun kayo mag-spray ng light blue o intense ng Dolce Gabbana. Compare ninyo. Ito talaga obviously pinagkuhanan. And who's their big daddy? Obviously ito. C-notes nito. Kaya ang light glow intense na tataguri ang kuminsang The Poor Man's Millisim Imperial. Lastly, will I recommend this? Guys, ganito ha, dito medyo tricky. Pag konti lang ang pabango ninyo, pag less than 5, wag na kayo kumuha nito. Harang. For 4,000, magkano? 4,4? 4,5? Harang, for me. Kung konti lang ang pabango ninyo, no? Mag-spray kayo na mag-spray nito, mauubos yung pera ninyo. Pero kung more than 5, siguro pabango ninyo, kaya nagko-collect kayo. I recommend kumuha kayo nito. I highly recommend na amuyin ninyo to sa clinic. Baka magustuhan ninyo. Pero in the end, guys, recommendations ko lang naman to. Subjective to. Ito yung taste ko. Sundan ninyo yung taste nyo. Scent profile nito 10, longevity niya 5. So kung i-grade ko to para sa inyo, all things being considered, no, pati yung presyo, bibigyan ko to na 6.5. Okay pa rin naman guys, pero sa mga maraming pabango na. Ang next nating i-review sa Sabado ay yung Prada Luna Rose sa Black. O kaya lang guys, sana pagbigyan muna natin yung ibang babae nating subscribers dito. Last year pang nagre-request ng kahit isang pambabae. Sige, pagbibigyan ko kayo pero isa lang ha. So pag-iikot-ikot ko, ito ang napili ko. Amoy ko ng pambabae. Naturel from Yves Rocher, no? O Rocher, Americano, no? Yves Rocher. Natural. Buksan natin to sa Sabado. Mabilis lang naman tapos Wednesday, Prada Luna Rose sa Black tayo. Okay ba yun? Okay yun. Clinique Happy for Men. Approve naman kay Kuya Ditto to. No? Kaya no? Happy. Kaya lang quickie. Ito si Kuya Ditto nagsasabing basta na sa budget. Let's review it. Love me. Hate me. Don't worry. Be happy. Subscribe.